Ngunit tuminsan, sila ay naging apoy ng tahanan. Ano nga ba ang mga linya, mga banat ng ating nanay? Ngayon nyo malalaman ito. Number 1. Una, sikat na banat ni nanay kapag magulo ang kwarto. Ano ba tong kwarto mo? Parang dinaanan ng bagyo. Maglinis ka nga. At for sure mamaya siya rin maglilinis niyan. Ang daming sabi, siya rin maglilinis niyan eh. Number 2. Pangalawa, pag may exam, ito ang palaging linya at banat ng ating mga magulang. Galingan mong mag-aral, ginagapang lang namin ang pag-aaral mo. Napakatandang suporta, mamaya-maya sa exam, kamot sa ulo, walang masago. Number 3. Pangatlo, sikat na banat ito ng ating nanay. Kapag may hinahanap ka at hindi mo nakikita, yan dyan ang pala. Gamitin mo kasi ang mata mo, huwag yung bibig mo. Leka, andyan lang sa harapan mo, di mo pa nakita. Number 4. Pang-apat, ito ang banat ni nanay pag nagkaroon ng diskusyon sa bahay. Aba, aba, sumasagot ka na. Let's say kang bata ka. Tapos, pag di ka naman sumagot, sabihin sa'yo, sumagot ka! Tapos, pag sumagot ka naman, sabihin niya, sumasagot ka lang, Rina! Ano ba talaga? Ang gulo ng buhay, te. Pang-lima. Ang pang-lima, pagbibig sa'yo at sa tatay mo, ito ang palaging banat ng iyong nanay, ang ingay nila sa labas. Mana ka sa pinagmanahan, mana ka sa tatay mong walang hiya. Pagpakit na side, sinasisi kay tatay. Pero pag maganda naman, mana ka mana sa ina, parang ganito. Mana ka, pwede ako sa isa. Sabihin niya, uy, ang ganda ng anak ko, mana sa akin. Eh, sus mo. Number 6, pang-anim. Itong banat na ito ay palagi naririnig pag nag-aaway kayo ng mga kapatid mo. Tanda-tanda nyo na, may mga bulbul na kayo. Away pa din kayo ng away. Kailangan pa bang sabihin nyo? Nakakahiya naman. Pang-pito. Pang nag-drama on na si nanay. Ito ang kalimitan niya, drama. Wala kang karapatan sumagot. Anak, lang kita. Ako pa din ang nanay mo. Sa kakapanood ng telenovela, nagiging madrama na rin ang buhay nila. Pang-8. Nung bata ka pa, ganito kanya tawagin. Lumapit ka nga dito. Pagbilang ko ng 3, pag wala ka pa dito, hampas ko itong upuan sa baso mo. 1, 2, 3. Ah! Hanggang sa nakapagto na siya, hindi ka pa rin na malapit. Siya na malapit sa'yo, may hawak pamalo pang hampas sa iyong buwet. Pang-9. Ang pang-9 natin ay, pag pinamad ka maglinis ng bahay, ito ang palagang sinisigaw ng nanay sa iyo. Parang pareho lang sa number 1, pero iba to. Basta iba to. Para kayong may mga katulong ah. Linisin nyo nga yan. Pang-10. Ang pinakagamit na gamit na banat ni nanay. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Bakit? Saan ba sila naglakwatsa at pabalik ka sila? Saan ba? SM? MOA? Trinoma? Loretta? Saan lakad nyo na eh? Pabalik na kayo? Bakit? Pang-11. Pag nangihingi ka ng pera, paniguradong ganito ang sagot ng nanay sa iyo. Anong akala mo sa akin? Nagtatae ng pera? Lahat na! Pag wala siyang kapera-pera. Pang-12. Pag-gera na ang tema ng away niyo sa bahay, ganito ang banat ni nanay. Ayaw niyong tumigil? Gusto niyo magpatayan? Ito ang kutsilyo. Okay. Round 1. Pang-13. Sa tingin ko, maraming beses nyo lang narinig ito. Pag ako namatay, kawawa kayo. Bakit din namin pasagamatayan, Diyos ko? Pang-14. Paniguradong palaki nyo itong narinig. Mga date-daitan, mga bisibisiyan sa aral, OST, Facebook. Ito ang palaging linya ng nanay nyo kapag kakain. Kain na, pag ikaw naubusan ng ulam, bahala ka sa sarili mo. Pang-15 ang pinakamali at wala ng iba. Pang-15, pagtoto na sa galit ng 8-9, ito ang pan niya. Pota na mo. Bakit niya pakailangan mo rin sa sarili niya? Kahit pwede naman hindi mo. Siya rin yun, di ba? Kahit na pang sabihin ng iyong nanay na ang galit ka dyan. Kaya ito ang paalala namin sa iyong lahat. Thank you.
Doc.